Nilinaw ng Department of Labor and Employment na posible naman ang ikalawang bugso ng taas sahod sa mga manggagawa. Paliwanag ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma, ito'y kung merong tinatawag na supervening event tulad ng pagkawala ng purchasing power ng mga manggagawa. Dahil sa taas ng bilihin, nakasaad kasi anya sa batas na isang beses lang sa isang taon pwedeng maitaas ang sahod ng mga manggagawa. Ang labor group na Trade Union Congress of the Philippines sa halip na petisyon para sa panibagong wage increase, nananawagan na lamang sa gobyerno na bigyan uli ng cash assistance ang mga manggagawa. Sakali namang may maghain muli ng petisyon para sa wage hike, sabi ng Dole, bukas naman ang kanilang tanggapan. Gayun din ang mga regional wage board para pag-aralan ito. Lahat po yan ay aming pag-aaralan titignan kasi dapat ma-consider po natin hindi lamang yung demand, kailangan din po yun na tingnan natin kung kakayanin ba ng mga kumpanya na maliliit karamihan dito sa ating bansa. Eh yung lagi na lamang pag may sinabing dagdag sa presyo, ang sagot ay dagdag sa sweldo, balansin lang po ang dapat na mangyari. Sinisikap namin at binubuo ang konsepto kung anong klaseng cash assistance ang maaaring ibigay doon sa mga apektadong informal workers, maging yung mga minimum wage earners na sadyang naapektuhan kahit na nagtaas ng sahod o nadagdagan yung kanilang sahod, subalit, nawala yung dagdag na yon dahil yung pambihira yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain na serbisyo.